Magandang gabi po sa ating lahat, maging sa ating mga kapatid na nasa ating live streaming. Ngayong gabi, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 26. Verse 5 and 16. 2 Chronicles chapter 26, verse 5. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. Verse 16. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord, his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinasasalamatan ka po namin for this opportunity to share, oh Father God, your word, Panginoon. At sa pamunguna ng inyong banal na Espiritu, ngayong gabi, Panginoon, maintindihan po namin kung ano po yung mga choices, Panginoon, na ang aming pinipili sa araw-araw, oh God. At ngayong gabi, patuloy na tulungan niyo po kami to choose what is right in our lives, oh God. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin ay pinamanggatan ko pong choices or choice, pagpili. Sabi po ni John Maxwell, life is a matter of choices. And every choice you make, makes you. Ang buhay po natin ay pagpipili. Kung ano yung pipiliin po natin, yun po tayo. Amen po? Naniniwala po? Kung ano yung pipiliin mo ngayon, iyon ka maging. Amen po? That's why, napakahalaga na tayo po ay namimili ng tama. Amen po? Yung ating, noong tayo'y bata pa, namimili po tayo kung sino po yung ating magiging lifetime partner. Kaya ang mga Kristiyano, hindi po yan basta-bastang nagbo-boyfriend, nag-girlfriend. Alam niyo po kung bakit? Pinapanalangin po nila yon kasi napakahirap na yung napili mo, pagka kinasal na kayo, ay hindi pala iyon ang gusto mo. Amen po? Amen po? Maayos na pamimili. And ngayong gabi na ito, pag-aaralan po natin yung life ng isang naging hari. He became king when he is 16 years old. 16 years old pa lang po siya. Naging hari na siya. But because of his right choices, he was able to lead the country for 52 years. Pero alam niyo po, maaring sa umpisa, napipili nga natin yung tama. Pero merong mga aspects or mga times ng buhay po natin na hindi po natin napipili ang tama. Tama po ba? Diba? Hindi sa lahat ng panahon napipili po natin yung tama. But the most important thing is we change those choices into right choices, so that we will be blessed.
So sabi po doon sa 2 Chronicles 26 chapter verse 5, this king, si King Hosea, he sought the Lord during the days of Zechariah. So kunting background po kay King Hosea, siya po ay people's choice. Pinili po siya ng mga taga-Huda para maging hari. And since siya po ay bata pa, noong time po na yun na pinili po siya upang maging hari, he had pious choice. Ibig sabihin po, pinili po niya yung godly choice. Bakit? Firstly, sumunod siya. Marunong siyang sumunod. Sumunod siya sa Panginoon with the help of his tutor na si Zechariah, kung saan siya po yung nakaintindi sa mga pananaw ng Diyos. So pinili niya na gawin ang tama. He did what is, he chose to do what was right in the sight of the Lord. At hindi lang po yun, he chose to be obedient and humble. And he chose to keep up the pure worship of the true God. So ibig sabihin nun, buong puso po siya na nagdidepende sa Panginoon. His choice in life is godly choices or pious choice. Ang pinipili niya yung mga bagay na nakabubuti at nakaka-glorify sa Panginoon. Amen po. He kept up the pure worship of the true God. Wala siyang binali. Katulad ng kanyang ama, sumunod siya sa Panginoon 100%. He was a loyal seeker of God. Wala siyang isang desisyon na ginawa. Wala siyang isang pagpipili na ginawa na hindi niya isinangguni sa Panginoon. Amen po. So it is very important that everything in our life ay isinasangguni po natin sa ating Panginoon. Bakit po? As a result po, doon sa ginawa po ni King Hosea, he became prosperous and powerful. Tinulungan talaga siya ng Panginoon. Amen po. So, if we choose godly choices in our lives, tutulungan po talaga tayo ng Panginoon. Amen po. Hindi po madali yung pipiliin po natin yung mga godly choices. Meron po tayong kaaway. Amen po. Hindi po niya hahayaan na ang pipiliin po natin ang tama. But God will surely help us. Amen po. If we will choose what is right, if our choice is pious or godly, God will really help us. Amen po. So, si Hosea po ay naging powerful na hari. At siya po, yung pong kaalaman po niya, dahil sa kanya pong pagtitiwala sa Panginoon, dahil po sa kanyang laging pagsangguni sa Panginoon, naging maayos po ang lahat sa kanyang mga kinasasakupan.
So the same as through with us. Amen po. If we choose what is godly, kung hayaan po natin na ang Diyos ang manguna sa atin, everything will be the best for His glory. Amen po. Amen po. Tayo po, napakahalaga na tayo bilang mga leaders, halos karamihan sa mga nandito po ngayon, ay mga leaders, at sa ating leadership, napakahalaga na we don't depend on our capabilities. Napakahalaga that we will depend on the Lord. That our choice will be God's choice for our lives. Amen po? Amen po. Kung ayaw po natin na maka-experience ng gulo sa buhay po natin. Amen po? Meron na tayong kaaway, at kung mali pa yung ating pipiliin sa buhay, magiging magulo ang ating buhay, baka hindi po natin kakayanin na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen po? So we cannot depend on our own capabilities for our choices. So makikita po natin na napakaganda yung nangyari po kay King Hosea. Kasa nga lang po, hindi po yon natatapos doon. Amen po. Bakit po siya tinatawag na King of Leprosy? Habang siya po ay pinagpapala po ng Panginoon, habang siya po ay tumatanda, no? Si King Hosea po ay hindi po siya naging wais habang siya po ay tumatanda. Parang nalunod po siya sa lakas at kapangyarihan na iginawad ng Diyos sa kanyang buhay. Pinagpala siya ng Diyos. Naging maayos ang kanyang kingdom. Meron siyang mga armies. Yung mga lugar kung saan kinuha ng kaaway, napabalik niya. Naging kingdom, naging part na uli ng kingdom niya. Pero alam niyo po, dahil po doon sa napakagandang pangyayari, sa isang katutak na mga pagpapala, sabi dito, he was really successful. Amen po? Sabi po, as long as he sought the Lord, God gave him success. He was very successful. Pero hindi po niya na-manage yung kanyang success. Isa po siyang napakabuting hari. Amen po. Pero hindi po siya namatay na ganun. Yung pangalawang choice po ay profane choice or ungodly choice. Ano po yung ungodly choice na ginawa ni King Hosea? Hinayaan po niya na lunurin siya ng kanyang pride. Dahil po sa kanyang accomplishments, dahil po sa kanyang power, naging well-known po siya. Mayaman po ang kanyang syudad, ang kanyang country. Pinagpala sila ng Panginoon, pero nilaman po siya ng kanyang pride. Sabi doon sa verse 16, after Hosea became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God. Naging unfaithful po siya. Bakit? Confidence sa sarili. Naging confident po siya sa sarili. Nakikita po niya sa sarili niya na nasa mataas na siya.
He is very powerful. Yung pride po ay napaka-common po yan na failing ng mga tao. Amen po. So, hindi lang po sila ang nakaranas ng ganon. Even common people, no, ito po yung common failing ng isang tao. Ito po ay downfall ng mga religious leaders. Marami pong mga religious leaders na sila po ay bumagsak sa kanilang leadership nang dahil po sa pride. Maraming mga leaders na bumagsak dahil sa kanilang pride. Hindi kaya ng kanilang pride. Ang ating Panginoong Jesus, lagi niyang nire-rebuke ang mga Pharisees. Bakit? Kasi matigas ang puso nila. They are very proud. Kaya sila naging bulag sa katotohanan. Even si Jesus Christ, kahit na nakita nila yung mga miracles na ginawa ni Jesus Christ, wala pa rin yung effects sa kanila because of their pride. Kahit na ang mga apostol, yung mga closest na apostol ni Jesus Christ, ni-rebuke po niya sila. Bakit? Because of their pride. Tinatanong nila kung sino yung greatest sa kanila. Amen po. Baka po nangyari na po ito sa atin nang hindi po natin nalalaman. Amen po. We have to be careful. Alam po sana natin kung ano ang gagawin kung tayo po ay nakakaranas ng ganitong pangyayari. Amen po. If not, maghihiwalay na naman po tayo. Amen po. Amen po. Because your pride will say that you are right. Katulad po ni King Uzziah. 'Di ba? Pumunta siya sa gusto niya na sabi doon sa verse 16, he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of the incense. Hindi niya dapat gawin 'yon. Hindi 'yon ginagawa ng isang hari. Ginagawa 'yon ng mga Levites. Meron talagang naka-assign doon. Merong gagawa noon. Pero gusto na niyang pangatawanan. Amen po. Pumunta siya doon para mag-burn, para sunugin yung insenso. Siya na mismo ang mag-aalay. Siya na mismo ang gagawa noon. At iyon po ay labag sa kautusan ng Diyos. Amen po. Kasi noong panahon na yon, meron talagang gumagawa noon. Pero pinangatawanan niya. Nung inawat po siya ng pangulong pare, nung inawat po siya, mas lalo pa po siyang nagalit. Nung hindi na po mapigilan, hindi na po nakokontrol yung kanyang galit. He was even so powerful sa kanyang galit. Kaya alam niyo po ba kung ano ang nangyari right there and then nagkaroon siya ng leprosy sa kanyang noo. Hanggang sa kanyang noo. Kitang-kita, ang leprosy po ay kahihiyan. Pero noong time po na yon, nagkaroon po siya agad-agad noon. Kitang-kita na meron po siyang leprosy. Yun po ang ginawa ng Diyos dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Haring Uzziah. So alam niyo po, napakahaba nung time na ginawa niya yung tama, sumunod siya. He was very obedient. He was humble. He was dependent on the Lord. Hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi niya isinanggunin sa Panginoon. Pero in the end, nang dahil lang sa pride. Amen po? Ano po bang pinapakita sa atin nito? Kailangan po nating mag-ingat. Amen? Because we make decisions, araw-araw gumagawa po tayo ng desisyon. Imposible na wala tayong gagawing desisyon, araw-araw. Imposible hindi po tayo mamimili.
meron po tayong pipiliin. Pagdating ng alas 4, mamimili ka nga eh. Gigising ka na ba para mag-devotion ka? O matutulog ka pa? Doon pa lang namimili na po tayo. 5 minutes more. Buti na lang, gracious si Lord, pag gising mo ng 4:30 ulit. Sabi mo, 5 minutes lang. Tapos inabot ka ng 4:30. Inabot ka ng alas 6. Pero pinapakinggan pa rin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang masakit kung hindi po tayo lumapit sa Kanya at nananalangin. Amen po. Our prayers are very important sa atin pong pamimili sa araw-araw. Kung hindi po tayo nakapanalangin sa isang araw, ewan ko na lang po kung base sa ano yung ating mga pamimili. Amen po. Bakit? Kasi hindi po yun, walang basbas po yun sa Panginoon. Akala po natin kinukulit lang po tayo na o mag-devotion kayo, mag-pray na kayo. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang na sinasabi sa atin. Kasi po, napakahalaga. Kaya paulit-ulit. Amen po? Kasi kung hindi tayo makakagawa ng tama, for sure nagagawa natin yung mali. Amen po? At kung wala po tayong guidance ng Panginoon, paano po tayo makakapili ng tama? Kung hindi po tayo lumalapit sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, ano po kaya yung ating mga pipiliin? Amen po? Napaka-crucial po yan. Napakahirap mamili. Mas madali pa nga yung ano eh. Pero hindi rin madali. Minsan, pagkagalit ka, sinasabi ng heart mo, teka lang, pause for a moment. Pero sinasabi ng reasoning mo, budyakin mo nga yan. Amen po? Tapos hindi natin namalayan. Nagagawa na, napipili na natin yung mali. So napakahalaga po na laging, di ba noon siya, he sought the Lord always. So, siguro noong siya po ay very successful na, sa tingin ko lang po, very successful na, masyado po siya naging confident. Amen po, yun po ang tendency po sa atin. Minsan, pag meron po tayong pinapanalangin sa Panginoon at hinihiling sa Panginoon, napakabait po ng bawat isa sa atin. Amen po? Tapos laging nananalangin. Pero once nasagot na at pinagpala na, saan na? Amen po? Katulad nga ng sinabi ni Pastor Pio kagabi, 10 sila, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Nasaan na yung iba? Amen po? So, our choices in life ay very crucial po yan. No? Kahit magmula po yan doon sa pinaka maliit na bagay, doon sa isang aspeto ng ating buhay, hanggang doon sa malalaking bagay. Amen po? Kasi yung lahat ng mga pinipili mo, ikaw yon maging. Amen po? For example po, ako bawal taba. Bawal yung taba. Kasi mataas ang uric. Pag ang pipiliin ko, ay yung taba kasi masarap. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Mauospital po ako. Kasi masyado pong magiging nahihirapan yung aking kidney at magiging mataas ang aking uric acid. So, in every choice that you are going to take, there is something that is happening sa buhay po natin. And there is
if it is good or it is bad, there is something that is happening sa atin pong spiritual na buhay. That's why we need to be careful. Amen po. Paano po kaya tayo gumawa? Paano po kaya tayo namimili? Amen po. Pag-girlfriend, basta maganda. Hindi rin. Amen po. Kapag ka ikaw ay nag-aaral, what kind of choices do you take kapag ikaw ay nag-aaral? Kung mas pipiliin mong matulog kaysa mag-aral, I think nasa mali kang pagpipili. Kung ikaw ay estudyante, pipiliin mo dapat na mag-aral ng mabuti upang magiging mataas ang inyong grade. Amen po. If you don't do that, sa tingin mo, matutuwa ang Diyos sa atin. Hindi. Kasi ang resulta niyan, magsishift ka ng magsishift. Nursing ka ngayon, teacher ka bukas, sa susunod na taon, in 6 years. Kaya wala po tayong natatapos. Kasi papalit-palit. Amen po? So, kailangan maayos po ang ating pamimili. Bilang nanay, mas pipiliin po natin na magiging mabuti po tayo na nanay. Disciplinarian na nanay. Ang disciplinarian na nanay at tatay ay alam po nila kung ano ang tama at mali. Amen po? Amen po? Sa pag-aasawa, wala po sa atin yung pagka masama ang ugali, palit na. Kaya magugulat ka, ito ba yung asawa mo noon? Parang hindi ito. Kasi hindi na nga. Nag-iba na nga ng asawa. Napagabilis magpalit. Kaya yung mga kabataan ng ngayon, yung choice nila, buti na lang. Hindi, wala yun sa atin. Mostly sa mga kabataan na hindi nakakakilala sa Panginoon, mas gusto nila live in. Bakit daw? Bakit live in? Kasi titingnan kung ano, baka may sekreto to. Kaya kapag ka, ano, hindi nakita mo na yung sekreto nito, hiwalay na. Hindi po godly choice po yun. Amen po? Kaya pag mga Kristiyano, pinagpipray po natin, the Lord will provide for you the best. Amen po? Sa atin pong friendship, mas nag-i-enjoy ka pa sa mga kaibigan mo na masama ang mga ginagawa, you have to question yourself. Amen po? Questionin po natin ang ating sarili. Bakit mas nag-i-enjoy ako sa kanya? Kasi boring tong mga kasama kong mga Kristiyano eh. Hooray! Tingnan po natin, nasaan na po tayo. Amen po? Amen po? Kailangan magiging maingat. Kung yung mga friends mo na unbeliever, mas gusto mo pang samahan, merong problema somewhere, kailangan po nating matuklasan. Amen po? Sa ating finances, hindi porket maraming pera, gastos lang ng gastos, o di kaya bili ng ano, ayos na ayos pa yung malaking TV, papalitan pa ng ano eh, yung ganito. Eh maliit lang ang bahay, di bagay yung malaking ano, TV, sa maliit na bahay. Kaya nag-isip na naman na palakihan yung bahay. Amen po. Let us be good stewards of the money God provided for us. Amen po. Kung ano yung pinagpipray mo, before nung tinanggap mo yung pera, ano yung pinagpipray mo? Tandaan mo kung ano yung pinagpipray mo. Bakit mo sinabi kay Lord na pagpapalain ka ng mas higit pa sa sapat? So remember what you prayed for. At gawin niyo po yun. Amen po. Upang hindi po madala si Lord sa pagpapala po sa atin. Amen. Binigyan ko to eh. Naging waldas eh. Amen po. So sa lahat po ng mga aspeto sa buhay po natin, we need to choose what is right, what is pleasing, what is glorifying our God. Amen po? Amen po? Amen. Sabi ni Solomon,
Pride goes before destruction, and a haughty spirit before stumbling. So, wala na po akong hugot. Kasi ito po, nang dahil sa pride, alam nyo naman po na nangyari po ito sa atin. Kaya po, bawas po tayo. Bawas po tayo dahil po sa pride. Bakit nga ba naging proud ang isang tao? Hindi po ba't kayo nagtataka? Siguro po dahil matalino. Mas matalino ako sa'yo. Merong ganon. Pagkatiwala sa sarili at hindi nagtitiwala sa Panginoon, sasabihin niya na matalino ako. Intellectual pride po yun. Meron naman, mas kilala ang lahi ko sa lahi mo. Racial pride. Meron naman, mas marami kaming ari-arian. Kaya wala kang sinabi sa akin. Meron ganon. Meron naman spiritual pride, mas luma ako sa'yo, mas marami akong alam sa Panginoon. Meron naman ganon. Meron naman ganon dahil sa position, mas mataas ang position ko sa'yo. Ano po ba ang gagawin kapag tayo po ay nag-struggle sa pride? Alam niyo po yan, yung pride po ng bawat isa sa atin, kung meron man, iyan po ay minsan dinadrive ng kaaway. So, first thing, we are going to believe that God will provide help for us. You should remember na sa sitwasyon po natin na ganyan, ang Diyos po ang tutulong sa atin. First, ano po yung ating gagawin? Resist the work of the enemy. Amen po. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan na ako yung pinakamaganda. Hindi totoo yan. So resist Satan and humble yourself before the Lord. Sabi ng 1 Peter 5:5 and 6, "For God is opposed to the proud but gives grace to the humble." Pangalawa po, do not think of yourself too highly, but have high regard for others. Amen po. Huwag kang mag-isip na ikaw yung mas mataas ka or mas social ako, mas mataas ako kaysa iba. Kundi, mas may kakayanan ang iba kaysa sa atin. Amen po. Pangatlo, remember that true strength and ability shine from God. Yung totoong kalakasan at abilidad ay nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga weaknesses. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki. Amen po. Pang-apat, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:3 and 5, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth." Mapalad po tayo kung natutunan po natin na magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po. Amen po. For ours is the kingdom of heaven. So yun lang po ang masakit sa hari na ito na ating pinag-usapan ngayon, because as he grew older, he did not grow wiser. Amen po. He allowed the strength that God has given him to become his weakness. Strength niya yun eh. Na galing sa Panginoon. Pero yung strength na yun, naging weakness pa niya. Napakagandang potential po sana yun sa kanya. Pero, that led to his downfall.
dahil po sa pride. Amen po. Sabi po ni pwede sa next page. Ayan. Sabi po ni Roy Bennett, sabi niya, every choice comes with a consequence. Once you make a choice, you must accept responsibility. You cannot escape the consequence of your choices, whether you like them or not. Kung ano po yung pinili po natin sa buhay, tiyak po meron po yung consequence. Amen po. For example, karamihan po sa mga kabataan, sinasabihan po talaga namin mag-ingat sa sarili, mag-aral ng mabuti. Pero meron po talagang mga kabataan na hindi po yon ang pinili po nila. Ang mas pinili po nila ay magbarkada. Amen po? So, parang nag-aaral, pero nagbarkada lang pala. Ang resulta, maagang nag-boyfriend. Maagang nag-asawa. So, what do you think will be the future of this child? Siyempre po, hindi siya katulad ng dinidream ng kanyang mga magulang na kapag nakatapos siya at sa kanyang pag-aaral at nag-asawa siya, magkakaroon siya ng mas maayos na trabaho. Bakit? Meron siyang tinapos. Pero dahil doon sa kanyang desisyon, bubuhay niya ang pamilya niya doon sa ability, doon sa kakayanan niya, doon sa kaalaman niya na kinakayanan niya. Amen po. So maaaring doon sa maliit na kakayanan niya, mahihirapan siya. Pero kailangan niyang harapin. Bakit? Kasi pinili niya yun eh. Yun yung consequence sa kanyang desisyon. Kasi kung siya ay mas pinili niya na mag-aral, malamang mag-graduate siya. Pagka-graduate niya, makapagtrabaho siya kahit na magpakasal siya kaagad. Amen po? Merong assurance. Bakit? Pwede siyang tanggapin dahil meron siyang tinapos. Pag wala kang tinapos, laborer ka lang. Amen po? Amen po? Pero merong mga hindi nakatapos, mas mapalad pa nga itong mga nanay na to na mahirap lang, napakahirap lang, walang kakayanan ng magulang, nagsusumikap lang na mag-aral, tapos nakatapos. Amen po? Napaka mapalad pag meron kang anak na ganun. So right choices, pious choices. Sapagkat yung bawat pipiliin mo, yung bawat desisyon na gagawin mo, may consequence yan. Hindi po tayo makaka-escape doon sa consequence. So if we choose what is wrong, then we have to suffer the consequences. Yun po ang nangyari kay King Uzziah. Kaya namatay po siya na merong leprosy. Amen po, sabagkat nagalit ang Panginoon dahil mali ang ginawa niya. Huwag po nating hayaan na magalit po ang Panginoon sa atin. Amen po. Pag nagalit po ang Panginoon sa atin, siguro hindi tayo magka-leprosy. Pero napakahirap po nung pababayaan ka ng Panginoon. Dahil sa kapabayaan po ng bawat isa sa atin. Amen po. Amen po. Ang Panginoon always available. Pero kung ibang landas ang tatahakin mo, maaaring hahabulin ka ng Panginoon. Meron akong napapansin na mga tao na umalis na sa presensya ng Panginoon. Pero feeling ko hinabol sila ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon nagpadala sa kanilang mga lugar ng mga Kristiyano na magre-remind sa kanila na bumalik ka sa Panginoon. Buti kung ganun po lagi ang mangyayari sa atin. Amen po. So we need to make right choices.
Para po sa panghuli, let us be careful of our choices. Let us choose to please God than to please ourselves. Amen po. Mas pipiliin po natin na maluwalhati ang Panginoon sa lahat ng mga pipiliin natin sa buhay kaysa naman matuwa lang tayo sa ating mga ginagawa. Amen po. Amen po. Tayo po ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin.